lineup. Meanwhile, recap muna tayo ng mga heroes na pinili ng ating mga players. For the side of Omega, we have in here Creepzoo. For this Gaja, Heath. On this Lolita, Exhort naman gamit-gamit ang Selena. Kenji on this Tams. And Toshi on this Harith. And on the red side, you have Bren, Ipro, Coco sa kanyang Hellcurt, Yeli Hayes as the Minotaur, EJ on the Akai, Yuji as the Lunox, and Ribo naman sa kanyang si Teresa. Sa kanyang Teresa. So si Coco yung Hellcurt dito, no? Uy, sa bandang baba ng mapa natin. Mano-mano lang dito, pero grabe naman, Divine Judgment. Napakasakit din. Agad naman ang damage ng Creepzoo natin. Although makikita natin na level 2 pa lang siya. Pilgrim Smart Omega, they went for the safer route, no? Kinuha lang muna nila yung buff nila dito. And yung Selena, nilagay nila sa may bottom lane. Oy, grabe, nag-flicker in! Si Ribo doon, si Kenji going so low! EJ, may konting palo dito. Pat sa kabilang banda, Ribo, medyo naipit na nga lang na first blood. Arrow! Will go to the heart of Exhort! EJ, though, first to back away! Safe pa sa ilalim ng Torre, but that's leader of health. Meanwhile, sa top lane natin, having a 3v2 situation in here. Toshi going so low, hit, napaback away, and this grab might be easily secured by Bren, Ipro, Kayabet. Meanwhile, do not Toshi has an retribution to secure that objective. I was about to say na you're trying to get the grab against Harith. Medyo mahirap gawin yun. Against Harith na alam natin range damage dealer. Plus at the same time, may nakatagong retribution. Wait, yan. What? Swift boots? Turtle resurrecting soon. Ito, makikita natin. Meantime, Heath, bantay na bantay dito si Toshi. Tamang protect lang. Ang lakas ng pressure nitong dalawa sa taas. Yeah, and Bren, Ipro, they tried to replicate the natural Harith counter. Ilagay mo yung Lunok sa linya. The thing about that is, hindi pa level 4 si Yuji at that time. So, hindi pa available sa kanya yung talagang mataas na magic penetration. Although mataas naman talaga yung magic penetration ng isang Lunox, pero ang ine-expect mo kasi yung multiple Yes, pero habang sinasabi mo yan, ito ang kaganapan. One kill's gonna go to the side of Ipro dito, pero babawi yun naman na Exhort. Yuji going so low. One more kill will be secured by Exhort, and another one kaya dito. Rebound try to go for the 2v1 situation. At itignan natin dito kung sino ang mamamatay. Unfortunately though, Ribo will not survive, and a tier 1 turret onto the bottom lane part of the map will be pressured a little bit. Coco dito, Dark Knight falls, suhuliin ang dapat mahuli. Creepzoo dito will be taken down, pero ang position sa ating turtle, first objective of the game, will be contested by Team Omega. Madam, grabe yung presence of mind ni Exhort. Alam niya mamamatay yung kaibigan niya. Although napatay pa rin siya ni Coco, yung prediction ng araw, nakita mo lang yun. That presence of mind from PLDD Smart Omega, those movements would prevent predict dito. Yeah. Yun nga lang, si Coco nakakuha ng kill, pero Kenji mukhang babawi para sa kanyang kaibigan. Yun nga lang, ang daming rest back dito ng ating friend Ipro team. Iipitin sa pader. Nako Kenji, wala nang magagawa. Overstepping here for PLDD Smart Omega. Wala naman silang kinukuha objective sa may bottom lane. And yes, you might say na gusto mo patayin yung Hellcurt at some point, pero you need to realize may mga certain timings yung lineup niya. For Omega, you need to wait for the arrow execution at the same time yung availability ni Hare. Nako, tignan natin dito. Tier 1 turret natin sa bottom lane. Look at that objective. Secured na rin kaya agad for Bren, Ipro dito. This is gonna give them a little bit of boost of gold para makahabol sa lead na meron ang Omega right now. Yeah, mind you, Bren, Ipro, if they play this one with objectives in mind, talagang kaya nilang i-overrun yung early game pressure na makukuha ng PLDD Smart Omega. Kasi looking at the lineup, talagang scaling din naman yung Bren, Ipro. Even though yung lineup ng Omega mas scaling, pag dumating kasi sa mid game, tapos hindi napigilan ng Omega yung lineup ng Bren, Ipro, malaki yung chance na hindi na sila umabot ng late game. Na-stun dito just to stop that Teresla. Pero wala na follow-up. Then again, balik sila dito sa mga kanya-kanyang dapat nilang trabahuhin. Yeah. Kailangan mag-ingat ng Omega dito. They need to group up here for PLDD Smart Omega. Pero ito, tinamaan na si EJ. Although wala pang arrow from the Selena and Bren, Ipro, they just protecting the territory here from PLDD Smart Omega. Wave management ang isa sa mga dapat talagang bantayan ng parehong team dito. Looking at the top lane dito, looking good so far for Team Omega. They didn't cash in here. EJ tried to find a good position, but Exhort seems like he will be taken down. Yeli Hayes dito, nako, nagtatry dito, makasurvive pa. Yun nga lang, mako-corner yata. Yuji tried to back away, but I mean, no one fear it, it connect sa tatlo. At yun na nga, nakakuha na ng Torre, nakakuha pa ng objective dito in terms of kill plus a really, really great position doon sa ating turtle side. It was really weird that they tried to fight that one out kasi alam nila na nandun yung turtle sa taas, pero Bren, Ipro, they could have just
push the bottom lane. Pero yun nga, nakakatukso kasi yung turtle na tinitignan ng PLDT Smart Omega. And ang sexy nung ano ah, ang sexy nung Divine Judgment ni Kaja kanina. Nung nag Dark Knight Falls, dinikita niya Harit kasi alam niya siya yung pupuntahan ni Coco. Din tsaka niya nagamit yung Divine Judgment. And the bottom lane, kailangan i-manage yan agad-agad. Either ng Thumbs as well as the Selena. Looks like the Selena is gonna go up to clean that one up. Kasi medyo, nako, tulad na sinabi mo kanina, nakaka-tempt, nakaka-excite. Nandun din kasi nakaposition yung Turtle sa bandang top lane natin. So sige, push tayo dito, kuha tayo ng Torre para maganda ang position natin. Diyan talaga magaling yung Brand Nipro. They realize where to put the objective. Kasi alam nila na nasa taas yung Turtle. Pero at that time, medyo mahina kasi lahat nila against POD Smart Omega. So, the fact na hindi nila nirespeto yun, it resulted into victory here for Omega. Tito, may na-stun. But of course, will back away dahil hindi pa handa ata ang kanyang mga kakampi. Arrow did connect dito, but will not engage. That is not really the great target that they want to engage. Tsaka mataas yun yung reach bar. Kapag natapos ang stun niya, hindi niya napatay. Again, yung Minotaur, kailangan nila mag-burst down bago pa makapag-Minowon Fury yan. So, hindi talaga siya yung target priority dito. Hit! Jumping in on EJ, pero talagang suntukan lang ang tanks. Suntukan ito, lang. Ito, hinila pero pabalik. Ito, hinila dito sa bandang gitna ng top lane natin. But of course, may pantakas naman si EJ. Yun nga lang, burn down ang kanyang ultimate. You know, for other situation na pwede niyang ma-utilize yung kanyang ultimate. There's a Blade of Despair on the Hellcurt. So ito na yung window na gustong-gusto ng Brand Nipro, yung mid-game. Talagang kailangan lang nila mag-farm yung Hellcurt sa ibang game. Kalahati na lamang ang buhay ni dito ni EJ. Kaya naman tuloy natin. Kaya mga kaibigan, hit na ko dito. Ultimate of Aron! At dito oh naman! Oh my God! Tatlo yung tinumahan doon. Tuloy-tuloy ang bakbakan dito, Rob. Rebo going solo. Hindi na makakasurvive. Yelly Haze, takas ka na hanggat may lupa. Pero yun nga lang. Kahit mag-figure out ka, hindi ka na makakatakas. That was a very beautiful team fight execution by Omega. Hindi na nga kinailangan yung Numinon Blast para kaya kay tinamaan ng Arrow. Pero the setup was on to two. Bren and Pro, wala silang nagawa doon. There were no heroes like Diggy to stop that team fight. And Omega, they're just steamrolling right now. Objective lang. And yung Hellcurt natin, nagpupumilit. Ginamit niya na yung kanyang ulti. Napatay nila si Lolita. Pero Bren and Pro, at the very least, napigilan nila yung push ng PLDT Smart Omega. Pero remember, pwedeng ulitin ng Omega yung team fight kanina. Kailangan nang maghanap ng objective dito ng Bren and Pro. They need to find space. They need to make a move para lang lumuwag yung buhay ni Hellcurt. Very risky move na ginawa yon kanina ng Hellcurt natin to defend the turret. Kasi konting pitik na lang, pwedeng bumagsak na yung Torre. Meanwhile, ito pareho silang nagko-contest dito sa ating pangatlong pagong ng laro. Oh, Omega, they're looking to find Nako, an engagement. Ayun! Nag-divine judge na naman si EJ dito. At yun, no one feel ready to connect para sa tatlo dito. Pero Summon yun, Jitsu will fall down. So Yelly Haze as well. Toshi versus the world! Dito. Double kill para kay Toshi at triple kill pa nga. Diyos ko naman, doy! The Harit! Minako niya na yung turtle! Pinatay pa kayong tatlo! Grabe! Midnight! And yung Torre na yung gusto nila dito. Sa kanya din yung Torre! Sa kanya lahat! Sa kanya na lahat. Pero yan talaga ang isang ganap ng isang mid laner natin dito. Zaman Force! This turret is gonna go down anytime soon. Kenji just focus firing on that. At dito, na-stun na naman ang ating EJ. Hindi na ata makakawala kay Exhort. At yun, really great objective once more secured by Team Omega at almost 9-minute game time pa lang. Look at the gold lead that they have. Yep, and look at the discipline, PLD Smart Omega. They realize na may Torre pa sa magkabilang lanes. They're still on the bottom lane, on the top lane. So, kailangan nila mag-back. Hindi pa linis yung objectives nila dito. Kailangan nila linisin lahat ng item nila, ng checklist nila. Tignan mo si Toshi, most gold natin right now at 6.9k. Wala rin siyang deaths pa. Well-protected and of course, the positioning that he does. Sa bawat team fight, alam na alam niya. Still consistent this man is. Sobrang interesting ng item choice niya rito. Yung fifth boots, tsaka yung axe. Talagang kinumpleto niya. And the reason behind that is kailangan niya i-survive yung damage at magic output ni Lunox during the Zaman Force. Kenji, napakaganda ng push na ginawa niya dito sa bottom lane. Of course, nakita naman natin kung paano napabayaan ng E-Pro yung lane na yan as they were focusing on defending their mid and the turtle a while ago. And this is the typical Harit playstyle na nakikita natin. Push two lanes, you can put the Harit on the other side of the map. Tapos, apatin mo yung isang lane. Although yung Lolita nas may mid lane nag-clear ng minion wave. The thing about that is, nakikita kasi nila Bren Ipro, talagang dikit-dikit sila. Hindi sila pwede mag-iwahiwalay kasi mauhuli sila either nung Kaja, nung Selena, or yung Harit. Yes, ang daming panghuli ng Omega dito. Napakatindi. Tatlo ang pwedeng manghuli sa kanila. And of course, paano ngayon tatapatan ng Ipro yan? Knowing that, look at this,
Sok 11k Doris. Gold lead na ang Omega right now. Arrow! Arrow did not connect. Dodger naman pala. Dodger naman. Dodger yeah. lang. Tamang sidestep lang for that baka. Luksong. Hindi, hindi. Sidestep baka. Oh. Hindi siya luksong baka. Oh, you know, CJ. Oy, EJ, of Need course. To be very careful, ah. He's trying to find a vision in here. Well, of course, na-report na yan. Kailangan yep. lang makahanap ng E-Pro dito ng tamang position. Lolita natin ang tapang. Well, bakit hindi ka magiging matapang para sa as a tank or yep. support knowing that may item ka naman compared to sa kalaban natin. And si LAZ dito makakapag-minawang series sa may tatlo pero hindi pa siya gagamitin. Wala pa yung follow-up. Wala pa si Helkert. And wala, malayo pa rin naman si Yuji. Katabi ni Yuji si EJ doon sa may bandang taas. So hindi sila makakapag-follow-up agad-agad. Pero fortunately for PLD Smart Omega, mawawala na yung rage mo, bar. Kailangan makapitas dito ng E-Pro team. Pero sa ngayon, nahihirapan sila kasi sama-sama halos lagi ang Omega. Yeah, tsaka no, ang gusto ng Omega dito talagang i-sustain lang. Pero teka lang, sa top lane natin, medyo na pa-overextend natin si Exhort. Oh my God! Si Exhort will fall down. Ako medyo na pa-sobra. Pero ito, tuloy pa rin ang team fight ng kanya-kanyang miyembro ng bawat team dito. Ultimate coming out from EJ just to zone out grips dito. Pero yun ang araw, may no one fury did once connect. Toshie going solo. Monster kill naman Toshie para kay versus the world. Pa rin. At ito, Grips is still doing all the front line. Oh my God, Toshie! Yuji going solo as well. EJ Riva na konta. Ano ba kayo tumakas? Unfortunately, one oh more triple God. Kill in favor of Team Omega. And they're going straight for the win. Going straight for the win. Hindi na nila patatagalin to. At 12-minute game time, tatapusin na nila ang laban. Oh my God, PLD Smart Omega with just one team fight victory. It secured them the game and the first game ng ating series. Ang